ako magaganon eh. Kasi lang, wala eh. Next. Okay. Sorry na po. Our topic for today is about responsibility. Okay, sabi sa katabi mo, responsibility. Tago ako. Joke lang. Relationship. Pakisabi sa katabi mo, relationship. And respond. So, madali lang to. 3 R. Tatlong R lang ito. So, madali lang tandaan. Responsibility, relationship, and respond. Hallelujah. Sino dito excited na mayroong gagawin ng Panginoon sa buhay mo? Sa iyong pamilya. Naniniwala ba kayo na sa taong ito, maraming nangyari, di ba? From January, February, March, and then, natenta tayo lahat sa bahay ng March, April, May, June. Di ba? Na maraming gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Na kahit meron tayong pinagdadaanan ngayon na pandemic, hindi tayo titigil, hindi tayo hihinto, patuloy tayong lalaban, patuloy tayong mag-move forward. Amen? Amen? Hallelujah. Responsibility. So, ano ba ang responsibility? O pananagutan? O sabi nga nila, responsibilidad. Responsibility is the state of or fact of having a duty to deal with something or having control over someone. So, meron ka daw duty. Yun daw yung ibig sabihin ng pananagutan or responsibility. O meron kang responsibilidad. Ano naman ang relationship? Relationship or relasyon? Diba? The way in which two or more concepts, objects, or people are connected, or the state of being connected. So, yun daw yung relationship. Then, ano naman ang respond or tumugon? Sabi ni Google, tumugon daw yung tanghalog ng respond. Sabi daw, to say something in reply. So, meron tayong responsibility or duty na dapat gawin. Meron tayong relationship or relasyon na kailangan, it is a state of being connected. And meron tayong respond or tumugon or to say something in reply. Hallelujah. So, pakisabi sa katabi mo, binibigyan kita ng responsibilidad na yung araw na to na ako ay gisingin kapag ako ay natulog. Binibigyan kita. O, pakisabi sa katabi mo, ayaw nila. Ayaw nila ng responsibilidad. Yan tayo eh. Ayaw natin ng responsibility eh. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, binibigyan kita ng responsibilidad na ako ay kurumin. Kapag ako ay inaantong. Hallelujah. Sino dito na maraming responsibilidad? Taas ang kamot. Yeah, so mostly mga parents yung ano eh, no, magtataas eh, no? Doon sa mga 15, 16, medyo easy lang. Kasi konti pa lang yung kanilang mga responsibilities. Okay, so first, we're talking about responsibility. So himay-himayin natin yung tatlong R. Okay? The state or fact of having a duty to deal with something or of having control over someone. Responsibility, sabi doon sa 1 Corinthians 13, 11 to 12. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Sabi dyan, responsibility starts at the age of maturity. Mag-uumpisa daw ang responsibilidad kapag ikaw ay nag-mature na. Naniniwala ba kayo doon? Bakit? Kasi yung, halimbawa si Yasi, ilang taon na si Yasi, mag 3 years old, may naiintindihan na ba kaya kayong responsibility? Hindi ba, di ba? Ang alam lang yan, pagka meron ka sinabi sa kanya, say opo, say po. Di ba? Yun lang yung gagawin niya. Pero lahat ng ikokomand mo sa kanila yung gagawin niya, pero wala pa siyang initiative to take action or to take yung duty na gagawin. Amen? Yes. Sabi dun sa ano, ang responsibility daw at the age of 18, ang maturity daw, doon daw masasabi kapag ikaw ay
18 years old na, ikaw daw ay mature na. Pero minsan, merong 18 years old na hindi pa rin nagmamature. Diba? May panahon pa rin na 18 years old na, 19, 20, 21, 22, 23, and so on and so forth. Baka hindi na talaga lumago. Diba? So, hindi ibig sabihin na dahil 18 ka na, mature ka na. Hindi doon nababase sa edad. Diba? Minsan, sabi din sa mundo na malalaman mo daw or nade-develop daw ang maturity kapag ikaw ay umabot ng 25 years old. So, di ba, halimbawa, kung ikaw ay 18, 19, medyo nalalaman mo na yung mga responsibilidad sa buhay. Pero, mas lumalawak yung iyong responsibilidad kapag umabot ka na ng 24, 25, 26. Amen? Sino dito yung 25, 26, 27? Ay, ang dami nang takot. Ay, ang dami nila. Diba? 25, 26, 27. Oh my goodness. Dito ay talaga to. So, 25, 26, 27. Pag umabot ka na sa ganung edad, alam mo na meron ka ng panibagong antas na naabot. Diba? Alam mo sa sarili mo na meron ka ng naabot sa spiritual mo, sa walk mo sa Panginoon, meron ka ng naabot. Diba? Pero kapag ka 18, 16, 17, 18, medyo naglalaro pa yan. Yan pa yung mga mapusok na desisyon. Marupok na desisyon. Ang responsibility kasi. Diba? So, kasama ang emosyon natin dun sa responsibility. Hindi yan kung pwedeng dahil may sinabi yung magulang mo, dahil may sinabi yung leader mo o yung pastor mo, responsable ka na. Hindi. It is your initiative to take action or to take your duty o responsibilidad mo. Meron kang responsibilidad. Amen? Kaya sabi sa iyong sarili, I am responsible with my spiritual growth. Amen? Kayo ba ay naniniwala na kayo ay responsable sa inyong spiritual growth? Yes. Hallelujah! Hindi mo siya po pwedeng iasa sa nanay mo o sa tatay mo. Hindi porkit nag-church ka dito, nakasama yung nanay at tatay mo, responsable ka na o nagmamature ka na. Amen? You are responsible with your spiritual growth. Hallelujah. Responsibility starts at the age of maturity. So, yun nga, hindi porket 25 years old ka na rin, mature na talaga. Depende pa rin dun sa tao. No? Kung gaano niya in-embrace yung responsibility na galing sa Panginoon. Number two is, responsibility should be taught by, of course, sa ating mga magulang, sa ating mga teacher, sa ating mga mentors, sa ating mga leaders, sa mga nakakatanda sa atin. Amen? Amen. Hindi po pwede sabihin, hindi, responsable na ako, huwag mo na akong turuan. Diba? Halimbawa, you are 18 years old, hindi, responsable na ako, kaya ko na tumayo sa sarili kong paa, kaya ko na mabuhay mag-isa, huwag mo na akong turuan, huwag mo na akong tulungan, huwag mo na ganito, ganyan. Hello? Diba? Hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay nakapagtapos, pwede mo nang isa walang pala yung ating mga mentor o ating mga parents. Amen? Kasi nandyan sila through thick and thin. Sa kanya ba? Yun. Diba? Kahit na anong panahon o sitwasyon o season ng buhay mo, nandyan at nandyan ang iyong pamilya, ang iyong parents, ang iyong mentor, ang iyong leader. Amen? Kahit sa mga teachers, mga teacher dyan na nagtuturo. Sabi doon, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he is old, he will not depart from it. So, turuan mo, i-train mo ang iyong mga anak para maging isang responsabling anak. So, ganun din, mga parents, hindi rin po pwede na hayaan mo lang yung iyong mga anak na mabuhay lang sa mundong ito na hindi kilala ang Panginoon.
So you have also a responsibility na ano, na i-train ang inyong mga anak, ang inyong mga nasasakupan. So hindi lang to parents, kahit sa mga boss. Di ba? Marami tayong mga boss dito eh. Di ba? Mga business, ano, di ba? So, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Baon-baon nila, magiging baon-baon nila yung pagtuturo mo sa kanila. Ephesians 6:4, fathers, ito naman sa mga tatay, no? Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, medyo mabigat ang responsibility ng isang ama. Diba? So, dyan sa mga tatay na nandyan, salute, may salute sa mga tatay na dyan. Alam namin na malaki yung responsibilidad na inaatang ng Panginoon sa inyo. Sabi dyan, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Hallelujah. So, oops, medyo tumatahimik na silang lahat. Bakit sabi sa iyong katabi, you are responsible for your own role. Okay. So, meron tayong responsibility. Sino dito may mga responsibilidad? Taas ng kamot? Ayun, yan. Totoo na talaga yan. So, lahat tayo meron responsibilidad. Okay. Meron dito akong nilagay tatlong area. Doon alam ko marami pa mga responsibilities, no? Ito lang sa tatlong area, sa family, sa ministry or sa church, and then sa job or sa school. So ano ba yung mga responsibilidad natin sa loob ng pamilya, sa loob ng school or sa loob ng ating trabaho at sa loob ng ating ministry o sa loob ng church? So, medyo practical tayo ngayong araw na to. May practical side tayo. Diba? Hindi tayo po pwede rin kasi na palagi na lang din tayong praise the Lord, hallelujah, gano'n na lang. Palagi na lang, I am responsible with my own growth. I am responsible with my sa paglakad sa Panginoon. So, gano'n lang, palagi lang akong mag-pray, palagi lang akong gano'n. Pero, tingnan din natin sa practical side, ano ba yung responsibilidad mo sa loob ng ministry? Halimbawa dito sa loob ng school, sa church, sa loob naman ng tahanan, sa loob ng pamilya, ano ang responsibilidad mo? Okay, number one, sa job or sa school. Sabi dyan, in the workplace, responsibility is required in many areas. Job duties, corporate ganyan, ganyan. So, in short, merong sa loob ng iyong trabaho, whether ikaw ay boss, whether ikaw ay boss talaga, no? Whether ikaw yung may-ari, or ikaw yung leader, okay? Whether ikaw ay employee or employees, ang iyong responsibilidad, pasok mo na kayo, welcome to Worship the King International. Madami pa sa maray ba sa likod, mga besh? Hindi, meron pa sa likod. Ayan, so, ay na, settle down. Okay. In the workplace. So, sa ating trabaho o sa ating trabaho, sa workplace natin, ang responsibilidad natin, manatili ang ating integrity, ang ating trust, at ang ating respeto. Sabi dyan, both eternal and external. Next is the students. Next is the students. Sabi dito, students should behave respectfully and obediently with their teachers and other members. So, ang responsibilidad ng mga estudyante ay para mag-respeto at mag-obey sa teacher at mag-aral. Amen? So ngayon, dahil nga pandemic, dahil wala ng school, dahil wala ng pasok sa school, so nasa bahay, di ba? So sino, kanino susunod ang mga estudyante? Maliban kay teacher? Kay nanay. Teacher nanay. Napakahirap na maging teacher nanay, no? Nakita ko yung aking mga kapatid.
dumudugo ang kanilang mga lahat na yata na parte ng kanilang katawan dahil nahirapan sila sa ano sa pag-aaral ng mga anak. So yung future natin, hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari. Diba? Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa ating mundo. So ang responsibilidad ng isang employee or employees is to maintain integrity, 'di ba? Kailangan maging hindi ka nananakaw ng oras, 'di ba, sa trabaho, hindi ka mali-late, 'di ba? That is ano eh, parang napaka-practical na responsibilidad sa loob ng trabaho. And one thing is that yung ano din, yung trust din, na manatili talaga yung trust at yung respeto. Next is, sabi doon, ministry in the church. Ministry and sa church. So, ano naman yung responsibilidad mo sa loob ng church? Or, eto na. Siyempre, dito tayo sa church. So, pwede tayo magtanong. Now, yan, pwede akong magpunta doon sa likod. Yan. So, alam ko naman, kasi hindi naman tayo 15 years old lang or 10 years old na hindi natin alam yung ministry, hindi natin alam yung responsibilities natin, di ba? So, alam natin yun. Okay. Ikaw! Umiikot yung mata. Gustong tumingin eh. Di ba? Di ba, di kayo matulog kasi ayaw niyo matawag. Ay, gusto niyo naman eh, di ba? Alam ko naman, hindi kayo mahihain. Leia! Isa lang ah, wag marami. Yung isa lang, example, ministry, inside sa ministry or sa church, responsibility. Mag-support sa leader na nandun sa authority. Ayun, so to support our leaders. Hallelujah. So, naniniwala ba tayo doon? Ay, na maglakad? Sabi ni Mami, mag-start na daw walk with high heels eh. Wow! Tinatok talaga yun eh, no? Hallelujah! Ano ba naman yan? Maya akong bigla. Ayan, nawala ako. Ministry or inside the church? Nilagay ko dyan, meron naman ako mga konti lang. Sabi dyan, attend church regularly. Regularly. Pasensya na kung bisaya ko ako. Wala evidensya, bisaya ko. Ay, huwag ka din na. Attend church regularly. Amen? That is your responsibility inside the church. Kapag hindi ka naka-attend, anong gagawin? Mag-mall? Wala na pala mall ngayon. Ay, meron pa. Kasi lang, maraming bawal. Hallelujah. Uy, walang tikunan na. Ay, tikunan. Ano lang po ako dito. Nakatayo lang po ako dito. Ganon. Trabaho lang. Wala personalan. Hallelujah. Ano pa? Disciple other church members. Amen? Yan ba ay responsibilidad ng isang Kristiyano? Amen. So, meron ka ng na-disciple? Yes, okay. So, doon sa wala pang na-disciple, mag-start ka na. Okay ba yun? Okay kayo. Okay, next is share the gospel. Oh, pares lang din naman yun sa ano, no? Disciple other church members. Share the gospel. Follow your leaders. So, one of your responsibility inside the church. Follow your leaders. Madali ba? Madali ba yung responsibilidad natin sa loob ng tahanan? Ay, ng Diyos. Pasok! Hallelujah! Alam niyo kasi, ang tayo kong salita eh. Kaya, alam mo yung cellphone ko na yun, puro cellphone na kausap na eh, no? Hallelujah. Sabi doon, obey your leaders. Madali bang mag-obey ng leader? Lalo na, no, kapag ayaw natin, pagka meron,
ayaw. Sabihin niyo, nare-reso na lang ako. Ito lang. Oops, oops, oops. Sa inyo na lang yun, it is between you and the Lord. Next tayo, help one another. Meron ba dito nagtutulungan? Amen. Hallelujah. Ate, bakit kasama yan sa responsibility namin sa loob ng church? Siyempre, no, we are Christ-likeness dapat, di ba? So, next is pray one another. So, pinagpipray niyo po ba si Pastor? Yes. Ngayon po, nandun po sila sa Argao. Di ba? Ngayon po, tumatawid sila ng river. Yan. Alam niyo naman sa bukid. Sa bukid, walang papel po eh. Hallelujah. Do you pray sa inyong mga ka-church members? Pinagpipray niyo ba yung bawat pamilya ng Worship the King? Amen. Amen. Kasi habang po tayo ay nagsama-sama nananalangin, tayo ay lalakas at lalakas na church. Amen. Amen. So huwag natin hayaan yung sarili natin na mag-stop o tumigil sa panalangin. Pag-pray mo yung katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ipag-pray kita. Kapag ka lalaki, ipag-pray kita. Hallelujah. Next is, love one another. Oh, so may love ba? O parang sabi nyo sa katabi nyo, I love you. I love you. Sister, the love of the Lord, ha? The love of the Lord. I love you. So, hindi aksidente, na yan yung inyong katabi ngayon. Diba? Hindi yan aksidente. At ngayon, meron ka lang responsibilidad sa kanya. Diba? Ano ba yun? Ayun, hallelujah. Love one another. Amen. Kapag ka ang love, eh, no? Bakit nga ba love? Kapag ang love ang mananahan sa inyo sa loob ng isang church, ang church ay magiging magandang church. Diba? Ito ay lalago at lalago. Basta ang humihira sa loob ay pagmamahalan, pananalanginan. Amen? Hallelujah. So, tapos na tayo sa school at saka sa church or sa ministry. Ano naman ang inyong responsibility sa loob ng ministry? Dito ako kasi mga ministers ko muna dito. Naya sila eh. Ako pala nahiya sa kanila. Ako pa. Eh, dito pala dapat. Dito lahat eh. Yeah. Mga bigata yung mga nandito eh. Tama na. Huwag na nga tinakamol tato. Hallelujah. Ayan. So, alam ko na, alam na nila yung mga responsibilities nila. And you know, sa practical side, lalo na sa mga ganyan, instruments, no? Alam natin na dapat nating alagaan ang mga ipinagkatiwala ng Panginoon. Uy, peace tayo. Kasama naman ako eh. Hallelujah. Next is, tapos na tayo sa school, ministry, or sa church. Ngayon, dadako naman tayo. Dadako? Pupunta tayo sa family. Hallelujah. Sa pamilya, lasing na. Pamilya pa lang ako. May 2-3 pa. Next, sabi dyan, Colossians 3:18-21, wives. So, taas ang mga kamot ng mga ina, mga wives. Wives? Ano wives? Yung mga ina dyan? Hallelujah. Sabi dyan, ang role and responsibility nyo raw ay to submit to your own husband. Sabi dyan, to your own husband daw, hindi daw sa ibang husband. Sabi dyan, uy, yung Bible nagsabi. Hello? Amen? Sabi dyan, wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. So, hindi daw yung ang husband ang magsasubmit sa wives. Dapat daw ang wives ang magsasubmit sa husband. Can I hear an amen sa mga nanay dyan? Hallelujah. So, yun ang inyong role and responsibilities. Next is husband. So,
Kapawi yung mga wives. Husband, ano naman ang responsibility ng husband? Husband, love your wives and do not be bitter toward them. Can I hear an amen to those fathers? Hallelujah. So, ang inyong responsibilidad daw po ay mahalin ang inyong asawa. Amen? Amen? Ang konti nang naging amen? Hallelujah! Amen. Narinig ko si Brother Tony. Amen. Hallelujah. So, na-miss na kanya, na niya ang kanyang ano, magiging asawa. Diba? Alabi. Maganda at maaliwalas ang mukha ng iyong mga asawa, mahalin at mahalin at mahalin nyo raw sila. Sila, no? Siya. At huwag ka na maging bitter. Hallelujah. So, doon naman sa mga anak, meron din. Children, sabi dyan, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. So, yung mga anak, syempre, meron din kayong role and responsibility. Ano? To obey your parents. Amen? Amen. Paano pag sinabi ng parents mo na anak, huwag ka munang magjojowa ngayon kasi 16 ka pa lang. Jowa? Jowa. Paano pag sinabi, eh, Jay, huwag ka munang mag-ano, mukha kang 13. Ay, please. Hallelujah. Pero diba, ano ang gagawin mo? Eh, love ko siya. Love naman ang love. Hallelujah. Meron ba tayong ano, yung mag-uubay ba tayo o eh hindi naman natin sasabihin. Diba? Oh, wala akong pinapatamaan ha. Hallelujah. Sabi doon, children obey your parents in all things. Amen. Pagka nasa tamang edad ka na, sabi ko nga sa mga pamangkin ko, marami ang pamangkin eh. Sabi ko sa kanila, pag ikaw ay marunong maghugas ng pinggan, at magaling ka nang maghugas ng pinggan, marunong ka nang mag-sustento sa sarili mong buhay, marunong ka nang maglaba ng sarili mong underwear, at marunong ka nang sumunod at magsabik sa iyong pamilya, sa iyong magulang, eh, pag-uusapan natin sa susunod, kung pwede ka nang mag-order. Wala pa. Diba? Kung nakapagtapos ka na ng pag-aaral, naging responsable ka na, umabot ka na sa panahon na talaga kahit iwan ka ng nanay mo, alam niya, o ng tatay mo, alam niya na magpapagkakatiwalaan ka na ikaw ay responsable na. Amen? Tsaka alam niyo naman, mga kabataan, no? Kabataan. Mga kabataan. Ha? So, mga kabataan, kailangan niyong mag-pray ng matindi. Yes po. Amen po. Hallelujah. Basta kailangan din mag-pray ng matindi kasi parating na si Lord. Yes. Parating na mo si Lord. Sabi ni Daddy, it's either magpakasal ka ngayon o huwag ka lang magpakasal. Yan po. Sabi nga ni Mami, eh, wala na last day. Kasi masyado magpagal. Last minute na lang po. Hallelujah. Last minute na lang. So, huwag naman yung sinabi ni Ate, na last minute na lang. Eh, di, pag mayroon ako dyan na nakasalubong, baka siya na yun. Oh my goodness. Kasi tumibok yung puso eh. Nasilayan lang, di ba? Hallelujah. Kailangan mo pa rin manalangin. Manalangin ka ng right person, right time, and right place. In a right place. Amen? Kasi ang pangit naman na hindi pa right time, tapos ipinush mo. Tapos, eh, tamang lugar na. Alam ko talaga. Ito. Siya na nga talaga. Hello, you have to really, you know, kailangan mo talagang pumunta at lumapit sa Panginoon.
Hindi porket last minute na, iunahin mo yung pagjojowa, no? Sa mga andyan, kabataan dyan. Minsan, marinigan mo yung mga ano eh. Crush. I-crush kita dyan. Kitakot sila sa akin eh. Kalaan niya yun, maraming takot sa akin pala. Oo, pag dumating ako, oh, Bible study na eh. Ang dami namin doon. Eh lahat yun, mga pamangkin ko yung lahat eh. Eh lahat yun nandun, kamag-anak eh. Oh, nandyan na si Ate Lizel. Tama na yung usapan natin, crush. Next time ulit. Joke lang ako, please. Joke lang naman yun. Mga mababait naman sila, sumusunod sila. May pinahaw eh. Hallelujah. Next is, sabi doon, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Meron ulit sa fathers. Verse 21. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. So, yung mga tatay, mahalin nyo rin ang inyong mga anak. Huwag nyo silang ano, yung pagalitan ng pagalitan at saktan ng saktan. Kasi once na ganun din ang mangyayari, mas lalong magre-rebelde ang anak. Diba? So, mga anak naman, alam nyo naman na mali kayo, huwag nyo na ulit-ulit yung mali. Okay ba, mga anak? Hallelujah. So, mga anak, give and take din tayo. Amen? Next po, meron dyang umbrella. Nakakuto kay Brother Arlen. Ano siya? Sabi dyan, husband. Yun. Meron dyan to protect the family. Yan yung responsibilities nila. Husband is to protect the family, to lead the family, and provide for the family. So, hindi ka lang daw provider. You have to lead your sons and daughters, amen, your family. Amen? Yes. So, mga tatay, alam nyo kayo yung nasa tuktok. So, walang tatay na magpaubos. Walang mga tatay na magpailaom sa mga anak. Alam nyo ba yan? Hindi. Walang mga tatay na magpapa-under sa mga anak. Amen? Hallelujah. Hindi porket nakapagtapos ang iyong anak, nakapag naging mayaman, naging successful sa buhay nila, eh yung mga anak, ay yung mga tatay, hindi na lang, ay sige, okay na yan, siya na lang bahala magdesisyon, siya na lang masusunod, siya na lang ganito, siya na lang ganyan. Hindi po. Amen? So yung mga tatay, kailangan tayuan nyo ang inyong mga posisyon. Amen? Manatili kayo, yung mga tatay, manatili kayo sa inyong posisyon. Huwag nyo hayaan na dayain kayo ng kaaway. That's the lie of the enemy, na porket, ganun din sa mga nanay eh, na porket meron na yung mga anak, naging ano na, naging millionaire na, wow, millionaire. Naging ano na, naging marami na ang narating sa buhay, ika nga. Eh, tayo eh, hindi pa pala ang magulang. Kayong mga magulang, eh magpa-under na kayo sa kanila when it comes sa decision making. It's a no, it's a lie of the enemy. Amen? Yes. So, stand your ground. So, husband is to protect the family, lead the family, and to provide for the family. Paano pa sinabi ng anak, eh, paano yun? Walang trabaho yung tatay ko, hindi niya able na mag-provide sa pamilya. So, dyan, papasok yung mamayang next, yung next natin topic. Okay? Doon tayo sa wife. Sa wife naman, sila yung mag-comfort. Kaya, tingnan nyo, no? Pag napagalitan ng tatay yung anak, yung nanay yung pupunta. Diba? Nakikita nyo ba? Tapos gaganin-gananin. Tapos sabi na, magsulit na kasi sa tatay mo para hindi na siya magalit. Diba? Hallelujah. Huwag na po yun. Sabi naman po ito, no? Your role is to comfort your family. To teach and to nurture. Amen? Next is the children. So, yan lang yung gagawin ng children, no? Ang children, hindi nila role na sigaw-sigawan ng nanay at tatay. Amen? Ang children, hindi nila role o responsibilidad na hindi i-treat ang pamilya. Lalo na pag nakapagtrabaho na. Ano na unang-unang i-treat yung pamilya nyo? Kasi your first ministry is inside the family. Diba? Hindi mo lang tayo na, oh,
kumita ako ngayon, sumweldo ka ng ganito, first sweldo. Oh, beshi! Oh, kaya besties, ano pa ba mga ano, tawagan nyo? Friends! O, oh, kapropa! O, oh, kapalang! Georgie! Georgie! O, oh, diba? Eh, unahin mo na yung inyong pamilya. Amen! Kasi yun yung first ninyong ministry. Diba? So, kailangan na yung mag-build sa loob. Tapos, lakas ng tama, eh, no? O, sana matamaan tayo. Hallelujah! Sabi dyan, children, your responsibility is to love your parents and to obey your parents. Hallelujah! Can I hear an amen to those children? Hallelujah! Kumbaga, wala na tayong mariringgan ng mga nanay na nagre-reklamo. Yung anak ko, inutusan ko ng umaga maghugas ng kamay. Pagbalik ko, yun pa... Kamay? Ang pinggan! Kamay? Maghugas ng pinggan, ng kaldero na pinaglutuan, na natutong na kanin. Pagbalik ko, yun pa rin. Hallelujah! Sa loob ng pamilya na nakakatuwa, ang daming nangyayari. Yes. Diba? Sino dito tahimik ang tahanan? Kami. Kasi tatlo lang kayo. Only child ka rin. Only child na lang siya. Diba, pero sa mga bahay, sa mga tahanan na maraming anak talaga, no? Na maraming nasasakupan, Parang minsan, ayaw lang sa bahay mo eh. Parang minsan, ang gusto ng tatayo ng nanay, anis muna ako, makapag-unwind nga, mapapakutex nga ngayon. Hallelujah. So that's the responsibility of children. Hallelujah. Next is, in fulfilling responsibilities, relationship is the key. So, para ma-fulfill yung mga iyong responsibilidad sa loob ng tahanan, sa loob ng school, o sa iyong pag-aaral, sa loob ng iyong trabaho, kailangan ang relationship. Kailangan maayos ang inyong relationship. Amen? Hallelujah. Can I request, before we go on, pwede bang magtabi-tabi yung pamilya? Pamilya. Nanay, tatay, anak. Yeah. Kapag wala kayong pamilya, okay lang yun. Marami kami dito, maging pamilya na. So, punta kayo sa inyong pamilya, and then, mga tatlong sasabihin lang. Ayan, so, yun, go. Punta kayo sa inyong pamilya. So, maaaring... Ayan. Maaaring doon sa inyong sitwasyon sa loob ng pamilya, eh, merong hindi na comfort. Diba? Bawa nanay, hindi mo na comfort ng iyong anak. Tatay, hindi mo nagawa yung responsibility mo na to protect your family. Hallelujah. So ngayon, punta ka dyan sa pamilya mo. And then, can we say, tatlo lang ha? Parang umaba tayo. So, tapos na yung pag-ubang makamusta ang inyong pamilya.
kamustahin mo naman yung asawa mo. Sasabi mo, kamustahin mo yung anak mo. Kamustahin mo yung kapatid. Bawal lang kayo, Sara. Okay, so... Sabi ko sa inyo, walang tahimik na bahay eh. Dahil, hindi tayo din sa bahay eh. Okay na po kayo? Okay na po na kamusta niyo na po? Okay. Tumingin sa magandang dilaw. Okay. Tatlong bagay na sasabihin mo po. Support? Yeah. Tatlong bagay. Say sorry to each other. Say thank you. And say I love you. Can we do that today? Yay! Hallelujah. Can we do that to our members? I love you.
First is thank you po. Kasi po sa mga for taking care of us. Okay, so lahat. Okay na? Love you. Ay, baka daw. Hindi pa daw po. Wala pa lang ako magkwento. Bigyan natin sila ng 1 minute. Isan lang daw. I'm sorry. No? Kapag sira ang relationship, sira din ang pamilya, ang kinabukasan. Lahat will be affected pag sira ang iyong relasyon. Lalo-lalo na ang iyong relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Sabi dyan, how is your relationship in school, job, ministry, and family? So, okay pa ba? Talaga, nag-ano ba? Nakikik pa ba? Hallelujah. Next is, how is your relationship with the Lord? So, pag-uusapan natin ngayon ang ating relasyon sa Panginoon. Ganon din naman ang relasyon natin sa bawat
isa. Importante rin na maganda at maayos yung relasyon natin sa isa't isa. Tara na sa loob ng pamilya. Amen. Sabi doon, if your relationship with the Lord is good and healthy, you will not be easily affected with the situation around you. Yes. Amen. Amen. Pag ang relasyon mo sa Panginoon ay healthy, hindi ka basta-basta naaapektuhan ng mga nangyayari sa paligid mo. Amen. Amen. Kahit na may pandemic, may GCQ, ECQ, MECQ, basta nananatili ang iyong relasyon sa Panginoon ay healthy, hindi ka pababayaan ng Lord. Yes. Amen. Nabalitaan niyo ba, kami personally sa amin, no, sa LZR, ang season, ang napakagandang season ng isang hardware ay ang summer season. So, yan yung napakadaming mamimili, maraming nagpapagawa. Kasi nga, walang mga estudyante, walang pag-aaralin. Kasi nga, summer eh, wala ibang pag-agastusan. So, maraming nagpapagawa ng bahay, nagpaparenovate, ganyan lahat. Ibig sabihin, maraming bumibili sa tindahan, sa hardware, kapag season ng summer, walang ulan. Anong nangyari nung summer? Nag-ECQ, nag-lockdown. Hallelujah. And alam ko na bawat isa sa atin nag-isip nung nag-lockdown. Diba? Sino dito din nakaisip na paano na yung pamilya ko? Paano yung aming kakainin? Paano yung aming kakaharapin? Diba? Lahat tayo affected. Tama? Yeah. Hallelujah. Pero dahil nga meron tayong Diyos na buhay, yeah. Amen? So kami, ako, I can attest na the Lord is so good sa LZR. The Lord is so mighty na nag-provide talaga siya kahit tumaan yung pandemic. Amen. Hallelujah. Pagdating ng panahon nung nagbukas na doon, kahit umuulan, marami pa rin umuorder. Hallelujah. Marami ding mga expenses na pinagbabayaran. At kasi nga, dami mong babayaran eh. Dami mong, natenga ng 3 months, sarado talaga eh. Pero minsan, merong kakatok na bibili, pero walang deliver. Ganyan. So, merong mga pasundot-sundot na merong magbabayad na customer. Nag-provide talaga si Lord as in nag-provide siya. Amen. Hindi talaga siya nagkulang. Kaya, totoo yung pangako ng Panginoon that I will never leave you nor forsake you. Parang sabi doon, dapat ka maging healthy yung relationship mo sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi healthy yung relationship mo sa Lord, siguro ngayon magugulang ka na sa nangyari sa sitwasyon. Diba? Kasi walang trabaho, walang income, wala lahat, wala kwarta, wala kita, wala tanan. Diba? Ang kita lang si Lord. O diba, si Lord, mas maganda yung kita na yun eh. Nakikita mo si Lord na gumagalaw sa buhay mo. Nakikita mo si Lord na nagpo-provide sa pamilya mo. Nakikita mo si Lord, very evident sa'yo na nakikita mo si Lord nagpo-provide siya ng kagalingan. Amen? Ng healing. Hallelujah. Very evident yung galaw ng Panginoon sa'yo ngayong pandemya. Amen? Hallelujah. Pinapupurihan niyo ba ang Panginoon sa gitna ng pandemic? Hallelujah. Alam niyo po, tinurn around ni Lord ang sitwasyon natin ngayon. Amen. Kamusta tayo kapag tinurn around pa ni Lord? Ano pa lang yun? Patikim pa lang yung mga nangyayari ngayon. Marami pang paparating na hindi magaganda. Marami pa. Di ba nga, hindi nga last days, di ba? Last minute na nga lang. So, ibig sabihin, marami pang mangyayari na mai-encounter natin. So, how is your relationship with the Lord? Yeah. How is your relationship with the Lord? Sabi doon sa James 4 verse 8, draw near. Sabi doon James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. So, lumapit ka daw sa Panginoon. So, pagdating sa iyong relationship sa Panginoon, hindi ka po pwede na nasa isang tabi ka lang. Kailangan mong lumapit sa Panginoon. Sabi dyan, the more you are closer to God, the more your relationship to Him will deepen.
tawag yung English ko. Wala, alayaan niyo na yung barak-barak kong English. The more na ikaw ay lumalapit sa Panginoon, the more yung relasyon mo sa Kanya ay lumalalim. Lumalalim. Amen? Amen. Kaya lumapit ka sa Lord. Lumapit ka sa Panginoon. Kaya sabi sa katabi mo, draw near unto the Lord. Huwag kang papalayo. Amen. The more kasi na lumalayo ka sa presensya ng Panginoon, the more kang nanghihina. The more ka na lumalayo ka sa presensya ng Lord, sa Panginoon, the more ka na nakakaisip ng mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Diba? Kagabi, diba, we pull down those thoughts. Diba, we pull down yung mga bagay na hindi nakakatulong sa ating mind, sa ating spirit, sa ating buhay. Amen? So, as we move forward, let us continue to draw near unto the Lord, and He will draw near unto us. Amen? Amen. Sabi dyan, how should you begin to develop a deeper relationship with God? So, basic, breakthrough in prayer. Amen? Amen. Paano mo, how should you begin to develop a deeper relationship with God? Breakthrough in prayer. Sabi dyan, 1 Thessalonians 5, 16-18, rejoice always, pray continually. So saan ka man magpunta, ano man ginagawa mo, nagda-drive ka man dyan, nagluluto ka man ng papaitan, di ba? Ikaw man ay nagpapaitan daw mamaya eh. Sorry. Hallelujah. Sabi dyan, kahit anong ginagawa mo, at ano man ang sitwasyon mo ngayon, na pinagdadaanan mo ngayon, sabi dyan, rejoice always. Hallelujah. Rejoice always. So kahit na meron kang problema, ang sabi ng Lord, rejoice always. So huwag ka lang palang mag-stress. Diba? Ang sabi ng Lord, ang command sa rin ng Panginoon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka sa Panginoon. Pray continually. Breakthrough in prayer. Amen? Amen. Sabi dyan, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, pray continually. Breakthrough. So, alam mo kung paano bumreakthrough sa panalangin. Huwag kang humiko sa panalangin. Alam mo nakakatulong sa iyo ang panalangin, huwag mo siyang hipuan. Amen? Alam mo nakakatulong sa iyo ang panalangin sa pamilya mo pagdating ng sitwasyon, pagdating ng circumstances, huwag kang humiko sa panalangin. Patuloy kang manalangin. Amen? Kasi the more you pray, the more powerful you will become. Amen. Amen. Bakit? Sabi diba, the more you pray, more prayer, more power. Less prayer, less power. So, kung gusto mo ng powerful na pamilya, kung gusto mo ng powerful na mga anak, diba? Mga powerful na mga sa inside sa family, you continue to pray and pray and pray. Amen? Next is, take time to His Word. Para mas lalong lumalim ang iyong relasyon sa Panginoon, take time to His Word. Sabi dyan, quiet time may not always be exciting, but it's so worth it. Amen? Hindi madali eh na labanan yung anto kapag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. But when time na meron kang makuha na word o rema na galing sa Panginoon, it's so worth it. Amen. Kasi yung mga rema na yun, yung word na binigay sa'yo ng Panginoon, magagamit mo sa sitwasyon, magagamit mo sa iyong battle. Diba? Nagulang tag-battle sa buhay. Alam niyo yung battle? May battle sa balay? Kaya mga battle sa balay, pasabtiin ang mag-battle sila sa ilang kaya ulang tao galingon. Kaya ano yung battle na yun na mag-battle sa sarili nila? Dahil diba sabi nga ng Panginoon, He is there for us. He is there to guide us, to protect us. He will fight for our battle kasi yun. Hallelujah. Meron tayong battle sa loob ng pamilya, sa loob ng church, sa loob ng trabaho. But remind yourself na si Lord ay nandyan.
kaya kang tulungan. Kaya niyang i-turn around yung sitwasyon mo. Kaya niyang sagutin o may kasagutan siya sa bawat battle na pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Yes. Hallelujah. Sabi diyan, take time to His Word. Diba? Joshua 1:8. Dilidilihin mo ito araw-gabi. Diba? Basahin mo ito araw-gabi. Huwag mong kaligtaan na yung salita ng Panginoon. Bakit? Kasi it is your sword para sa kaaway, para panlaban mo sa kaaway. Amen? Amen? Next is to listen to God's voice and practice obedience to His word. Hallelujah. Sabi dyan, a relationship is a two-way. Be sure that you're not letting any distractions get in the way of your hearing God's voice. Tiyaan mo na maging dominante yung boses ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hayaan mo na yung boses ng Panginoon ang marinig ng iyong tenga kaysa sa boses ng iyong sitwasyon. Amen? Hallelujah! Alam niyo po, hindi madaling lumaban. Diba? Hindi madaling lumaban sa buhay na ito. Pero mas magiging madali siya kapag ka ina-acknowledge mo ang Panginoon na kasama mo siya. Amen? Amen? Hindi madali na, halimbawa sa amin, no, hindi madali mag-iisip kami na kung may babayaran in 3 months from now, may mga PDC kami check eh. Ay, PDC, check nga yun, diba? May mga babayaran kami, hindi madali mag-battle. Hindi madali na isip mo, naku, yung bayarin. Ayan. Kung dyan ka nakafocus dyan sa bayarin. Sabi pa nga nila, kung nakafocus ka kay Judith, hindi mo si Sister Judith, ha? Kay Judith, sino si Judith? Si Meralco, Judith. Si Nawasa, Judith. Ngayon, may internet na Judith. Diba? Lahat meron na internet eh. O kaya, data. Diba? Ang mga Judith na yan. Tapos ano pa ba? Yung bigas, kasi sumisilip na. Diba? Lahat ng Judith mo ngayon. Diba? Kung dyan ka nakafocus, ma-stress ka talaga. Hallelujah. Pero pag ikaw ay nakafocus sa Panginoon, if you set your mind on the things above, diba? If you focus yourself, your eyes on the Lord, sabi nga, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. So, kay Lord ka, mag-focus. Huwag sa kay Judith. Ha? So, naiintindihan natin, no? Huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na nakakapanghina sa atin. Amen? Pag dumadating na tayo sa sitwasyon na, ay, ito, nanghihina ako ah, medyo naaapektuhan ako nito ah, yung spiritual life ko, yung paglahat ko sa Panginoon, medyo bumabagal ah. Pag ganun na ang sitwasyon, pag ganun na ang nararamdaman mo, go back to prayer. Go back to His Word. Amen. Amen? Go back to God. Draw near to God. Kasi hindi sa lahat ng panahon tayo ay malakas. Amen? Hindi lahat ng panahon, ano tayo, Superman, Spider-Man. Diba? Hindi lahat ng panahon tayo ay malakas. Hindi sa lahat ng panahon tayo ay okay. Meron talagang sitwasyon na talagang maa-apektuhan at maa-apektuhan tayo. But remember that the Lord is so mighty. Remember that the Lord is so good. Na meron siyang pangako sa atin. Ano sabi niya? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Diba? And He will give you everything. Sabi nga rin sa Matthew, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things will be added unto you as well. Pero kailangan mo i-seek ang Panginoon. The more you seek God, the more na makikita mo siya, mahahanap mo siya. Amen. The more you knock sa Panginoon, na kakatok ka sa Panginoon, the more siya ay magbubukas ng pinto sa iyo. The more you ask the Lord, the more siya ay sasagot sa iyo. Amen? Amen? So, kailangan yung iyong relationship sa Panginoon ay patuloy pang maglalim, lumalim pa. Amen? Lumalim pa. Hayaan mong lumalim pa ang Panginoon sa buhay mo. Lalo na yung boses niya sa buhay mo. Huwag mo hayaan na yung boses ng sitwasyon ang magmamaniobra sa'yo. Amen? Huwag mo hayaan na yung boses ng kakulangan ang manguna o mangibabaw. Kundi hayaan mo na yung boses ng Panginoon ang mangibabaw sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Let the voice of God be dominant to your life. Do not stay where you are. Hallelujah. Continue to increase
and continue to excel. Mag-excel ka sa iyong relasyon sa Panginoon, sa paglalim ng iyong relasyon sa Panginoon. Next is, next na lang, develop a relationship with others. Next slide. Yeah. Our relationship with others is important for developing our relationship with God. Amen. Importante na okay rin tayo yung relationship natin sa isa't isa. Amen. Hindi tayo po pwede na, halimbawa, sa loob ng church, pupunta ka dito dahil ayaw mo si sister, hindi mo siya papansinin. Dahil ayaw mo si brother, ayaw mo sa kanya, hindi mo siya shake hands. Hello? So, we have our responsibilities to love one another. So, kahit sino. Diba? Hindi tayo mamimili. Ay, ito, hindi naman to ano eh. Hindi naman to namamansin. Hindi ko din siya papansinin. Diba? Ay, ito, wala naman tong natulong sa akin eh. Wala naman tong pakinabang sa akin eh. Hindi ko naman siya papansin eh. Hello? Hindi po tayo ganun. Diba? Wala po yan dito sa worship the King. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi dyan, develop a relationship with others. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, ibig sabihin din pala, hindi rin nawawala na nagkikiskisan din talaga tayo. Diba? Na meron din kiskisa sa loob ng tahanan, lalo na sa loob ng tahanan, diba? Meron talaga nag-aaway na magkakapatid, meron mag-aaway na nanay at anak, diba? Sabi ng Proverbs, as iron sharpens iron, so one another sharpens another. We need each other, learning and growing together with like-minded Christians help us to grow closer to God. Amen. Amen. Hallelujah. So yung pagpunta natin sa church, yung pakikipag-fellowship natin sa bawat isa, it is helpful. Kaya huwag natin kaligtaan yung ating mga meeting, sa worship services. Bakit? Kasi hindi mo alam na yung testimony, yung napagdaanan mo, maybe ito ay magiging encouragement sa iyong kapatiran. Hallelujah. Halimbawa, yung pinagdadaanan ni Dennis, hindi niya alam na yung buhay niya will be a great testimony doon sa buhay nila, Pastor Bernie. Diba? Your life, your testimony, hindi mo alam na yun pala ay nagagamit ng Panginoon para ma-encourage mo yung ibang pamilya. Amen. Amen. Kaya ang tawag ito? Dapat ma-develop ang relationship natin sa bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah. O, halimbawa sa mga halo lang, ako ay mahiya. Diba? Kaya mahiya makipaghalubilo. Diba? Amen. Kahit na nakachinelas lang tayo, okay lang. Diba? O naka-heels ka man, okay lang din. Di ba? Di ba? Diba? Sa susunod na panahon, baka ikaw naman naka-heels. Diba? Hallelujah. Sabi lang, develop a relationship with others. We need each other. Pag sabi sa'yo katabi, I need you. Pag sabi sa kapila, I need you. So, we need one another. Amen? Can you pray for that brother or your sister sa iyong private life? Isama mo sila sa pananamin. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng battle na kanilang kakaharapin, di ba? Meron yung mga battle. May mga battle yung mga yan. Hindi lang natin alam. Maaari ngayon nakangiti yan sa harapan mo. Pero yun pala, nakangiti pala talaga sa loob. Di ba? Maaari, masayahin siya ngayon, pero meron palang pinagdadaanan. So, we need to develop a good relationship with one another. Amen? Amen. Sabi ko lang, develop a deeper relationship with God. Amen. Hallelujah. Pag sabi sa iyong katabi, develop a relationship with God. I-develop mo yung relationship mo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag mong kakaligtaan, manalangin, i-develop mo yung relationship mo through prayer, through His Word. Amen. Hallelujah. Next is, sa pangatlong R is respond. So, nasa pangatlong R na tayo. Respond means to say something in
reply. How do we respond in school? How do we respond in ministry or in our church? How do we respond in our family? Hallelujah. How do we respond in every situation na ating pinagdadaanan? How do we respond sa modules? How do we respond, hallelujah, doon sa pag-aaral ng ating mga anak? Lalo na narinig ko nga na, ano, na meron siyang apat na anak. So, testimony to ng isang nanay. Meron siya apat na anak. Siya ay nakatapos hanggang grade 6 lamang. Eh, meron siyang apat na anak. Tapos yung kanyang anak, eh, syempre, di ba, ang mga pag-aaral ngayon, mahirap na eh. Hindi niya narating yung pinag-aaralan ng anak niya ngayon. Tapos lahat yung nag-aaral. So, yung stress level ba na meron yung nanay ba na, paano to? Hindi ko naman alam tong ano na to, itong lesson na to, lalo na tong math na to. Ano ba tong math na to? Hallelujah. How do we respond? How do we respond in this kind of situation? How do we respond in circumstances na ating pinagdadaanan? How do we respond in our family? Halimbawa, merong may sakit sa loob ng pamilya. How do we respond? Tayo ba yung mag-respond? Ay, kaya ni Lord yan, pero wala ka namang ginawa. Hallelujah. How do we respond? Sabi dun sa Mark 5, itong woman na ito. Basahin muna natin ha. Mark 5, 25 hanggang 34. Para ma-refresh natin yung story. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. So ito yung babaeng inagasa na 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. So palala ng palala ang kanyang sitwasyon, ang kanyang pagdurugo. So tayo nga lang no, na mga babae, no, 5 days in a month lang tayo nagkakaroon, pero meron tayong yung first day, gusto natin matulog, gusto natin nakahiga lang tayo, gusto natin wala tayong ginagawa, wala tayong iniisip, di ba? Lalo na yung mga dysmenorrhea, di ba? Pero ito, tingnan mo, 12 years siyang dinurugo, 12 years siyang dumadaan o nakaka-encounter every day in her life. Sabi doon sa verse 27, when she heard about Jesus, one day, sabi niya ganun, sabi dito, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Hallelujah. Ang kanyang, nasa utak niya, nasa isip niya, makahawak lang ako sa laylayan ni Jesus. Gagaling na ako. Hallelujah. That is her response doon sa 12 years na kanyang pinagdaanan. Diba? Sabi niya doon, no, makakapit lang ako dyan kahit yung dulo ng hidla ng damit ni Jesus. Naniniwala ako na ako ay gagaling. Sabi doon, verse 29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Hallelujah. So, gumaling siya. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Hallelujah. So, naramdaman ni Jesus. Verse 32, but Jesus kept looking around to see who done it. Then the woman, knowing that had happened to her, came and fell at her feet and trembling with fear, told him the whole truth. Verse 34, sabi ni Jesus, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Hallelujah. So our response talaga, yung response talaga natin, yung pagtugon natin sa bawat sitwasyon, nagmamatter talaga siya sa Panginoon. Hallelujah. Yung respond mo ngayon sa sitwasyon mo, magmamatter talaga yung Lord. Yes. How do you respond in your situation?
Katulad ka ba ng isang na woman na ito na for 12 years, nakaramdam siya, nakaranas siya araw-araw na kanyang buhay na siya ay dinurugo. Nagkaroon siya ng sakit. 12 years. Akalain mo yun, nakaya niya, nabuhay pa siya in 12 years. But what is her response? Ano ang response niya? Nakita niya si Jesus, paparating. Ang ginawa niya, kahit may crowd, sabi doon, no? When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd. Eh, di ba alam natin, kung dito nga lang eh, di ba, itong tao lang na yun, halimbawa nandun ka, tapos gusto mo pumunta dito, tapos haharangan ka dito, mahirap eh, na pumunta. Di ba? So, yung crowd speaks doon sa mga sitwasyon na pwedeng pumigil sa pananampalataya mo. Ah, wag ka nang tumuloy. Wag ka nang magpatuloy. Hindi ka nagagaling. Wala nang pag-asa. Maaring sabihin sa'yo ng crowd na wala ka nang patutunguhan. Hindi ka nagagaling. Wala nang mangyayari sa'yo. Wala nang mangyayari sa pamilya mo. But ano ang ginawa ng woman na ito? Nagpursigi siya na lumapit kay Jesus. Kasi ang nasa utak niya, makahawak lang ako sa laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Hallelujah. So tayo ba, meron ba tayong ganung puso? Na Lord, kahit meron kaming ganitong sitwasyon, na Lord, kahit meron kaming pinagdadaanan ngayon sa buhay namin, sa pamilya namin, hindi kami hihinto, hindi namin hahayaan na yung crowd na yun, maririnig namin yun at magpadala kami doon sa sitwasyon na yun, magpadala kami sa mga sinasabi ng crowd. But we will move forward na makahawak kami sa iyong laylayan, na mahawakan ka namin, Panginoon, at kami ay gagaling. Kami ay magtatagumpay. Kami ay madadala sa parada ng kabuktan. Amen. Amen. Hallelujah. Yung response ng woman na ito ay nandun siya, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Kahit hindi alam eh, kahit walang may alam, pero alam naman ng Panginoon kung sino yung lumalapit sa Kanya. Amen? Alam ng Lord na kapag ikaw ay lalapit sa Kanya o hindi. Kaya nga sabi doon, di ba, James 4, draw near unto me and I will draw near unto you. Alam ng Lord kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. Alam ni Lord, ni Jesus, alam ng Panginoong Diyos na kapag ang anak niya ang may pangangailangan, siya ay tutugon. Hallelujah. Sabi doon, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Next, sabi doon, the decisions you make today will not just affect your tomorrow, but will determine your future. Hindi lang yung maaapektuhan yung bukas, pero matideterminate ito ang inyong kinabukasan, ang inyong future. Hallelujah. So, kailangan mag-respond ka ng tama ngayon. Mag-respond ka ng ayon sa will ng Panginoon. Huwag kang mag-respond according to your emotions or to your feelings. Mag-respond ka according to the will of the Father. Amen? Amen. Hallelujah. Kunti na lang po. How do you respond? Sabi doon sa 1 Corinthians 9:24, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Sabi doon, run in such a way as to get the prize. Next, verse 25. Everyone who competes in the games goes into strict training. So, maaaring nasa strict training tayo ngayon. Maaaring pinapunta ka ng Panginoon sa isang strict training ngayon na manalangin ka talaga ng manalangin ng manalangin. Hallelujah. Sabi din doon, they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Amen. Hallelujah. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. So meron tayo, alam natin yung purpose natin, alam natin yung responsibilities natin, alam natin yung relationship natin sa Panginoon. So hindi tayo katulad ng isang boxer na sumusuntok lang sa hangin. Amen? Dapat ang aim natin, meron tayong ginugol na makatama talaga tayo, matamaan talaga natin yung kaaway na nagtotorment sa atin. Na talagang mabubulsay mo talaga yung kaaway, na ikaw kaaway ha, kutusan kita eh.
ito ginagawa mo sa pamilya ko eh, ganito ginawa mo sa anak ko, ganito ginawa mo sa nanay ko, sa tatay ko. Amen. Yeah. Hallelujah. Sabi dyan, no, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So how do we respond? Number one, don't give up. Hallelujah. How do you respond sa sitwasyon mo ngayon? Do not give up. Huwag kang gumive up. Sabi doon, di ba? Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Do not give up. Bakit sabi sa katabi mo, do not give up. Do not give up. Hallelujah. Huwag kang gumive up. Patuloy kang lumaban. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag kang huminto. Huwag kang huminto sa bawat labanan. Huwag kang huminto sa kung saan ka ngayon. Amen. Dahil maaari na sa paglakad mo ngayon sa Panginoon, kapag ikaw ay huminto, ikaw ay magiging talunan. Diba? Kaya kailangan tumuloy ka sa paglakad mo sa Panginoon. Sabi nga, diba kayo nga, binasa natin sa Psalms, si Denny, sabi niya, as you continue to go, you are from strength to strength. Ikaw, habang ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay palakas ng palakas. Amen. Kaya kailangan bawat isa sa atin, hindi tayo gi-give up dahil bawat isa sa atin ay magpatuloy ng magpatuloy ng magpatuloy. Amen. Para tayo ay lalakas ng lalakas ng lalakas. Hallelujah. So, pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka, sister. Magpatuloy ka, brother. Amen. Pangalawa, sabi doon, 1 Timothy 6:12, fight a good fight of faith. Mali pala yung aking version. Fight a good fight for the faith and claim eternal life. God offered it to you when you clearly told about your faith while so many people listened. So continue to fight the good fight of faith. Amen. Hallelujah. Yung laban mo ngayon, it's a good fight. Yung laban na meron ka ngayon na kasama ang Panginoon is a good fight. Amen. That is a good fight. Mahirap? Yes, mahirap. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, it is a good fight. Amen. Sasamahan ka ng Lord sa battle mo ngayon. Sasamahan ka ng Panginoon sa ginagawa mo ngayon. Hallelujah. Hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. At hindi siya nagsisinungaling. Once na sinabi sa iyo ng Lord that I will never leave you nor forsake you, hindi ka niya, hindi siya, dili siya mupakyas. Hallelujah. Dili siya mupakyas. Hindi siya, paano yun? He is true to His word. He is truly a true God na kayang gawin ang lahat. Amen. He can turn those impossible things to possible. Amen. Halimbawa ngayon, imposible na, Lord, imposible na yung isa sa member ng pamilya ko na gumaling kasi grabe na yung sakit. No, it is not impossible with the Lord because the Lord is a God who can make things possible. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, wala na yatang pag-asa yung anak ko kasi ganito na siya, nalulung na siya sa ganitong bisyo. No. Bakit? Kasi the Lord is so good and so mighty na kaya niya. Kaya kanyang abutin. Kaya niya abutin at kausapin ang iyong anak. Kaya niya na pumunta sa iyo at sa iyong anak para ma-encourage kayo ulit. Amen? Hallelujah. Lord, yung sitwasyon na to, ang hirap. Kasi may pandemic. Wala kaming trabaho maayos. Ganito lang yung kinikita namin. Lord, papaano na yung buhay namin? Paano na ito? Mamamatay na lang ba kami ng ganito? No. Continue to trust God. Continue to trust the Lord that He is the great provider. Amen? Sabi nga niya, no, Philippians 4:19, and my God shall supply all these things. Hallelujah. He can supply. He is the Jehovah Jireh. He is the beginning and the end. He is the great I am. Hallelujah. He never fails. He will never give up on you. Amen? Hallelujah. So continue to trust the Lord. Continue to fight the good fight of faith. Yung laban mo ngayon, nandyan ang Panginoon. Amen?
know that the Lord is so good. Know that the Lord is there, ready na samahan ka sa iyong laban. Na ready ang Panginoon na akayin ka at lumakad muli, buong pamilya na lalakad muli at magpatuloy sa Panginoon. Hallelujah. The past is over. The past is over. Tapos na yun. Yung kahapon, tapos na yun. Yung nangyari kahapon, tapos na yun. Kung nasaktan ka kahapon, may narinig ka na hindi maganda kahapon, o nung isang araw, meron kang encounter sa Panginoon kahapon, tapos na yun. Now, mayroong bagong ibibigay sa iyo ang Lord na bago. Hallelujah. Meron siyang bagong ipaparanas sa iyo, bagong kalakasan. Hallelujah. Bagong victory. Amen. Panibagong kalayaan. Amen. There are new every morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Continue to fight the good fight of faith. Lastly, be victorious with your responsibility. Be victorious with your relationship with the Lord. Be victorious with your response with God. Amen. Hallelujah. Tayo ay tinawag ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Kaya walang manghihina, walang, hindi natin hahayaan na tayo ay manghina, hindi natin hahayaan na ang ating pamilya ay hindi makapasok o hindi maka-acquire nung victory na yun. Kasi pangako ng Panginoon sa atin na tayo ay tinawag niya para sa parada ng tagumpay. Amen. Do not give up. Continue to fight the good fight of faith. Amen. Amen. Hallelujah. I invite everyone to stand up. Thank you, Lord.